75 taong pagsasahin papawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Suma sa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYBS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Ang oras galap ng alas 4 ng hapon. Hashtag Youth Today. Hashtag May Hugot Ka. Hashtag May Banat Ka. Hashtag Makakarelate Ka. Maki-hashtag lang dito sa Hashtag Youth Today. Thank God, it's Friday. At syempre nga po, ako ay nagbabalik muli sa ating programa, ang Hashtag Youth Today. At excited po tayo sapagkat every Friday nga po ay may bago tayong makakasama sa ating programa, ang Hashtag Youth Today. At by the way, ako nga po pala si Majo Pukua, ang isa sa mga makakasama nyo ngayong hapon. At syempre po, samahan nyo kami mamaya ay papakilala ko sa inyo ang ating makakasama every Friday. Pero samahan nyo po kami hanggang alas 5 ng hapon. At hindi na natin papatagalin pa. Ipapakilala ko po sa inyo ang bago nating makakasama every Friday dito sa ating programang Hashtag Youth Today. Walang iba kundi si... Ayan, pakilala. Oo. Hello, good afternoon, mga ka-hashtag. Grabe. Ako po si Alvis Ray Aison. Mm-mm. Ganda ng boses naman talaga. Ayan, so si Alvis ay makakasama natin every Friday dito sa ating programang Hashtag Youth Today. So far, Alvis, kumusta ka naman? Since first time. Oo nga. Medyo kinakabahan pa, pero... I think it's part of the So, nevertheless, I'm really excited for this experience. So, thank you also, Alvis, for joining me dito sa ating programang Hashtag Youth Today. Pero bago yan, baka may gusto ka munang batiin? So, gusto kong batiin yung mga taga Living Water Christian Ministries. Hello! And yung mga friends ko sa Bukaf, Ginobatan, Albay. Mm-hmm. And... gusto ko din pong i-greet yung mga taga EM's Barrio dyan. So, hello. Ah, hello guys. Po. Mm-mm. And hello kay Ate Mel. Sabi niya, watching from Tabaco. Hello Ate Mel, tapos na ba ang inyong relief operation? Anyway, thank you for watching. Sila ay ngayon nasa Tabaco. Ayan, so... Anyway, ikaw ba nung nakita mo or na nalaman mo yung topic natin ngayon, ano naman ang reaction mo? It's very important ba? Actually, it's very important. Medyo part of me nag-guilty doon sa sa topic na yun. Kasi ever since high school, ang playlist ko talaga is a mixture of everything . May mga rock, may mga metal, may worship, may praise. Mm-mm. So,
halo-halo siya. And then, ngayon, nandun pa rin sila. Oo. Mamaya, ano yan yung pag-uusapan natin, yes, about, yes, bakit nga ba nagmamatter yung playlist or yung music or yung song na pinapakinggan natin? Lalo na ngayon, ano, na nasa digital world na tayo. Bakit napaka-importante na we really carefully select yung mga song na pinapakinggan natin? Because whoever, di ba, whoever na nagli-listen ng music, ay we, ano yung effect nun sa kanila, di ba? So anyway, ano ba ang mga contact information natin, Alvis? Ayan, para sa ating contact information, pwede nyo kaming i-message sa 0946-763-9858, 0929-359-4298, at sa 0915-931-7184. Mm-hmm. Tayo din po ay pwede nyong mapanood ng live sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. At tayo din po ay pwedeng mapanood sa ating YouTube channel, Care 104.3 The Way FM. Mm-hmm. And by the way, meron din tayong Carian Official GC. Kung kayo po ay naandun, ay pwedeng-pwede rin po kayong mag-message sa atin doon sa ating Carian Official GC. So, before tayo pumunta sa ating hugot questions, siguro may mga hugot din ng ating mga ka-hashtag, ay makinig muna tayo ng awitin ni Adele. Alam mo ba itong Easy On Me? Ni Adele? Oo. Kasi alam mo bakit ito yung song natin ngayon? Kasi isa to sa mga trending sa TikTok, sa FB Reels, sa Instagram Reels. Sabi ko, bakit kaya ito yung ito yung usually trend? And kaya naman pala, because merong message itong kantang ito. So, pakinggan natin mga ka-hashtag, pero dyan lamang kayo sapagkat tayo ay magbabalik. Over 7 decades since its founding in 1948, Far East Broadcasting Company has continually delivered the message of the gospel through radio programs that address every facet of the listener's life. FEBC broadcasts 1,500 hours a week on 12 AM and FM radio stations, with an additional 1,200 hours a week of online streaming, all in 26 local languages. The good news of Jesus Christ is also heard 283 hours a week on shortwave, reaching China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar, and Thailand in more than 40 languages. FEBC uses radio and modern-day communication tools, such as web and mobile technologies, to communicate the love and message of Jesus Christ to various people groups. The internet has made it possible for us to reach our intended audiences worldwide. Online tools have given birth to FEBC Radio TV on Facebook Live and local cable television. One of the pillars of the FEBC mission is to develop and maintain partnerships with like-minded organizations, partners like you, churches, organizations, individuals whose hearts are devoted to seeing God's kingdom built on earth. Whether the message is delivered through music, teaching, drama, public affairs, disaster response, peace building, or other advocacies, the outcome is for life, and the glory is God's alone. To bring about genuine life change and social transformation as we communicate Christ in our world. Over 7 decades since its founding in 1948, Far East Broadcasting Company has continually delivered the message of the gospel through radio programs that address every facet of the listener's life.
FEBC broadcasts 1,500 hours a week on 12 AM and FM radio stations, with an additional 1,200 hours a week of online streaming, all in 26 local languages. The good news of Jesus Christ is also heard 283 hours a week on shortwave, reaching China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar, and Thailand in more than 40 languages. FEBC uses radio and modern-day communication tools, such as web and mobile technologies, to communicate the love and message of Jesus Christ to various people groups. The internet has made it possible for us to reach our intended audiences worldwide. Online tools have given birth to FEBC Radio TV on Facebook Live and local cable television. One of the pillars of the FEBC mission is to develop and maintain partnerships with like-minded organizations, partners like you, churches, organizations, individuals whose hearts are devoted to seeing God's kingdom built on earth. Whether the message is delivered through music, teaching, drama, public affairs, disaster response, peace building, or other advocacies, the outcome is for life, and the glory is God's alone. To bring about genuine life change and social transformation as we communicate Christ in our world. At ngayon nga po ay naandito na tayo sa ating segment na hugot mo. Ay, hindi pa pala, no? Hugot question pa pala. Anyway, dito sa ating hugot questions ay meron tayong isang questions, ano? At ang ating hugot question ay, anong type ng music ang kinahihiligan mo ngayon, ka-hashtag? So, kung kayo po ay may kasagutan, ano, sa ating hugot question, pwede po kayo mag-text sa ating mga cellphone number 0946-763-9858, 0929-359-4298, at 0915-931-7184. At syempre sa ating Facebook page, tayo ay live, pwede rin po kayong mag-comment doon sa Care 104.3 The Way FM, at syempre sa ating YouTube channel, Care 104.3 DWAY FM, at of course sa ating Facebook or Careon Official GC ay maaari po kayong mag-message or mag-chat sa atin doon. So, meron bang sumagot sa atin, Alvis, sa ating hugot question? So, meron tayo mga hashtags na sumagot ng ating hugot question. Yun. So, sabi dito ni Codename Potato, oh. Yung mga old songs. Wow. Like yung style na old song, something like that. Yan. I wonder lang kung ano, kung gaano ka old. 80s, 90s, 70s. Mga 80s or 90s siguro. Oh, nga, very classic ano. Mm. Tama. So sabi din dito ni Hazel Grace Odsod of Daraga Albay. Hello. Sabi niya dito, mga TikTok music. Hahaha. Mm. Yung kahit luma basta nare-revive sa TikTok, dagdag niya pa. Sabi dito is si Taylor Swift, mm-hmm, and K-pop, mga Olivia Rodrigo and Billie Eilish. Wow. Mm-hmm. Sabi din ni Patrick Jan Llorando ng Tagas Daraga, mm-hmm, na nasa Veracatan Duanes ngayon, nag-aasikaso ng kanyang TOR. Mm-hmm. By the way, tayo ay napapakinggan, ano, naabot tayo sa Catan Duanes. Saan siya, sa Catan Duanes? Sa Veracatan Duanes. Oh, hello po sa mga taga Virac. So, sabi niya dito, gospel music and pop anthems daw. Mm, yun yung mahilig niyang pakinggan. Yung pop anthem, paano yun? Anong pop anthem, yun yung mga sumikat noong early 2000s. Yung, like, if I am not mistaken, I think
Yung party like, rock is in the house. Mga ganun na songs. Ah, okay. Yun yung mga tinatawag na pop anthem. Parang ano, Umbrella. Yes. Ah, ni Rihanna. Ano. Okay. Ah, okay. Sige. So sabi pa dito ni Giovanni Naag ng Kamalig Albay, K-pop. New OPMs like Raining in Manila. Ah, oo. Oh. Raining in Manila. Narinig mo na ba yung Ambon version yan? May Ambon version. Meron, may Ambon version yung Raining yung Raining in Manila. Maganda rin naman papakinggan yung yan, mamaya. Version ng Ambon version. Anyway, meron pa ba? See, sabi din dito ni, sabi din kanina ni Teacher Aubrey Raymundo, nagtuturo ngayon ng mga kids. Hello. OPM ako ngayon. Mga fresh releases. On repeat din ang Ben and Ben and Coldplay. Ah, maganda rin yung ano, Coldplay. Maganda Coldplay. Din ang songs ng Ben and Ben and Coldplay. Right. Sabi din dito ni Rosa Dado Marinda ng Legazpi Albay, mga songs daw na parang may pagka Ben and Ben saka worship songs. Yan. Ano bang genre ng Ben and Ben? Ben and Ben, I'm not, di ko alam kung ano yung tawag sa genre nila. Basta, ang pinaka gusto kong song, tsaka sabi niya din dito, tsaka sabay ko bro, yung mga music na nakaka-relate ako. Ah, ano sabi niya din dito sa, oops, sabi niya din dito sa ating Facebook post. Dagdag niya pa is mga Christian rock musics daw. Ah. Yun. So, sa Christian rock musics, ang isa sa pinaka gusto ko na Christian artist. Ay, hindi, rock song. Bands. Ah, rock band. Skillet. Ah, Skillet. Anong song? Anong like Stars. Stars yung The Shock version ng Skillet. Ah, hindi ko like, isa siya sa pinaka gusto kong music ng Skillet. And sabi din dito ni Ida Micaela Lucena of Ginobatan Albay na nag-work ngayon sa Manila. Hello. K-pop Stray Kids, XD. So, madami talaga mahihilig ngayon sa K-pop, no? Yeah. And, sabi din dito ni Andrew Cabiles ng Malabog Daraga Albay, ang hirap ng type, yung kanta ng The Oh Hellos. Di ko kasi sure kung anong genre siya, Favorite ko yung Soldier Poet King, and yung Hello My Old Heart ata yun, katunog niya yung Of Monsters and Men. Hozier, Would That I. So yun. Familiar ka ba sa mga nasabi niyang ano? Familiar ako. I think yung Soldier Poet King, sumika to sa TikTok. Pero ano siya, new song release or dati na, revision na lang? I'm not familiar kung anong time siya ni release but this Soldier Poet King, if I am not mistaken, parang yung there will come soldier there will come a soldier who carries a mighty sword, he will tear your city down away sumika siya sa TikTok. Okay. And this is a really nice song. And Anong name nung song? Soldier Poet King. Soldier Poet King. Yan. Okay. And familiar din ako sa sinabi ni Andrew Cabiles dito na Of Monsters and Men. Like, gusto ko din yung songs ng Of Monsters and Men. And sabi din sa ating Facebook post, sabi ni Sir Manza Mela Belfaith. Oh, hi Mela. Contemporary R&B Gospels. Ayan. And sabi din, nagdagdag din si Bro Barlizo Julius ng Christian Rock Music. Sabi din dito ni Albert Dyle, R&B and Alternative Rock. Wow. Yan. Sabi din ni Sanel Dion. Yan. Rock/Alternative Rock, Worship and OPM Songs. Wow. Yan. And last but not the least, sabi dito ni John Andrew Lonceras, Rock/Pinoy Rock. Yan ang mga answers ng ating mga ka-hashtag hugot questions. Yan. By the way, thank you nga pala sa inyong pagsagot. And kung mapapansin nyo, may rock talaga. Alternative rock, Pinoy rock, or ano ba? Ang R&B kasi medyo ano din siya.
Paano nga ba yung R&B anyway. Pero hindi naman siya yung rock, no? Hindi naman siya yung rock. Uh-oh. Ako personally, ang favorite kong genre ng music is pop rock or alternative rock. Ano bang kilalang ano ngayon? Pop rock or alternative rock na song? Personal favorite kong na song. Songs ng Paramore. And Imagine Dragons. And pina-favorite kong band is Fall Out Boy. Hindi ka naman yung ano. Mga yun yung mga ano, yun yung mga on that genre. Ah, mga so, rock ano, alternative. Mga alternative rock. And or ano yun? Pop rock. Pop rock. Pop rock. Yes. Wow. Yan yung type of music mo ngayon. Pero before ba ganyan din yung pinapakinggan mo na? Or before, hindi eh. ang mga napapakinggan ko din sa radyo dati is yung mga dati no elementary ako, yung mga like Love Story, yung kay Taylor kay Swift, Taylor yung Swift. Mga ganun na songs. Thunder, ganun. Yung mga ganun. So, dun medyo may certain part ng buhay ko na doon ako nahilig sa mga kantang yun. And then, yung nag-high school, yung na-introduce ako sa mga rock, doon ako nag-shift. From Taylor Swift, naging Taylor Shift. Nag-shift ka. Ako naman, ngayon, ang isa sa mga nasa playlist ko, yung mga indie music, mga ganda, yung mga solemn lang na. So, hindi naman siya solemn, pero yung parang iduduyan ka lang, mga indie music. Anong favorite mong song ngayon? Yung ngayon, yung Top of My Mind, yung Mata sa Mata by Seventh. Ay, hindi kung familiar ka doon. Asan na nga yun? Yung Seventh topic, Mata sa Mata. Indie ano siya, indie artist natin. Siya. Papakinggan ko yan mamaya. Yeah, sure. anyway, may humabol pa ba ano sa ating hugot question, Albies? Tingnan natin kung may humabol pa. Mm-mm. Ayan, wala na. Ayan. Wala na, no? Mm-hmm. Anyway, pero pwede pa naman silang humabol ano, sa ating hugot question. Anong type or siguro genre ng music ang kinahihiligan mo ngayon? Si Albies, pop rock ano at alternative rock. Ako naman ay mga indie music. Anyway, maaari po kayong mag-text sa ating mga cellphone number 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 at sa ating Facebook page, KR104.3 The Way FM. At syempre sa ating Facebook page or YouTube channel, ano, KR104.3 DWAYFM at sa ating Karen Official GC ay mag-message din po kayo sa atin. At ngayon nga po ay darako na tayo sa ating hugot mo, hugot ko, pag-usapan natin to. Hugot mo, hugot ko, pag-usapan natin to. At yes, pag-uusapan natin ngayon, ito ngang tinutukoy nating mga playlist. At definitely, yung mga song na piniplay natin or yung mga song na pinapakinggan natin ay meron talagang effect sa atin, not just to our brain, but also sa ating pagkatao na rin and sa ating lifestyle. Tama ba? Do you agree with that, Alvin? Yes, I agree with that. Mm-mm. Pero bago yan, tingnan muna natin yung ano nga ba yung effect or ano nga ba yung ginagawa ng music sa ating mga brain. Kasi yung brain, tama ba ako sa science, brain is the central, ano tawag din? Tama ba? Central part ng nervous system. O, diba? At yung brain natin ay nagpi-play siya ng crucial role para sa ating, not just to our physical body, but also sa ating mental, emotional, social, spiritual, at sa lahat ng aspect ng ating life. And because of listening sa music, nagkakaroon din ng epekto sa ating brain and at the same time sa well-being ng isang tao. So, pero ikaw,
Ikaw ba, Alvin? Alvin tuloy. Alvis ay, ano ka talaga? Should we say music lover? Oo, music lover talaga. Tapos, ikaw din ba yung tipo ng, yung parang ano, mas nakakapag-focus ka sa isang gawain or minsan pag nagbabasa ka or nag-study ka nang may pinakikinggan na music? Depende sa music. Kasi may mga music talagang sabihin natin, puts you in the mood or puts you in right para yung focus ka. Tapos meron din ibang music na doon ka na lang din sasabayan sa music mo, na no? Okay. Right, tama. Tapos may moments din na parang gagawa ka din ng sarili mong music video sa isip. Ini-imagine mo na nandun ka sa ano, no? Tapos minsan ini-imagine mo, ano kaya yung pinagdadaanan ng author? Bakit sinulat niya yung kantang ito? Na napaka sakit. May mga ganun din, no? Pero, anyway, ano nga ba yung ilan? Ito naman ay ilan lang naman ano sa mga ginagawa ng music sa ating brain. Yung una dyan, ito yung effect ng music. Yung tinatawag na dopamine or dopamine release. Ano nga ba ang dopamine? Ito ang neurotransmitter and chemical na responsibilidad nito ay yung mag-transmit ng signal between sa nerve at between sa nerve cell ng ating brain. At ano ba ang ginagawa ng dopamine? Parang ito yung sinasabi na happy hormones. Yes. So it releases dopamine. Ano ba? Meron ka pa ba dyan na effect? Ayan, sabi dito is aside from nakaka-release siya ng dopamine or ng happy hormone, nakakatulong din ang music sa iba-ibang types of conditions like premature birth, depression, and Parkinson's disease. Yan. Tama. Parang nag-ano siya, no? Tawag dito. Kasi meron, minsan ginagamit din yung music sa psychological therapy. Yes. So sometimes it serve as human survival sa ating mga pagkatao. And also at the same time yung brain growth because of pakikinig natin sa music, natutulungan tayo na ma-improve yung auditory processing, yung learning, yung memory, yung iba ang effect nun ay natutulungan nito yung focus, 'di ba? So well, ilan lang yan sa mga nagagawa ng music sa atin. And at the same time, ito pa, yung sa well-being naman, well, it boosts pro-immunity. Kasi, alam mo yun, pag may happy hormones na nilalabas yung brain nyo, di ba, nakakabigay din ng positive. Nakaka-boost ng mood. Yes, right. And, ano pa, nakaka-promote ng stress management. Ikaw ba, ganun ka din ba? Kapag medyo stress ka, ay nakikinig ka talaga ng music. Unang bago ako, pag nasa stressful situation ako, ang una kong, most of the time, ang una kong gagawin after makaalis dun sa stressful situation is makinig sa music. Yeah. Ano yan? Parang automatic talaga siya. Parang default response mo. Parang default na siya. So meaning to say, like for example, ikaw yung tipo ng tao na kapag very stressful yung situation, yung iba kasi, di ba, instead of kumain, yung iba, okay naman, yung iba ay sana all na nagta-travel. May pang-travel na. Ikaw talaga yung yung parang default mo ay mag-listen ng music. Does it helps na ma-lessen or ma-manage yung stress mo by listening sa music? Actually, yes, it does help. Isa sa mga nakakatawa pero effective na effects ng music sa atin. Is nahalata mo ba na pag malungkot ka, makikinig ka pa ng mas malungkot na music? Or pag heartbroken ka, may tendency ka na mag-gravitate din na makinig ng
ng mga music na pang heartbroken. Hindi tayo pwede. So kahit na ganun yung nagagawa, kahit na ganun yung ginagawa natin na medyo pangit na nga yung mood, tapos nakikinig pa tayo ng music na let's say na mas makakadagdag doon, it does help. Right. Kasi nakakatulong siya sa atin to express right how we feel. Mm-mm. And parang nakaka-relate tayo dun sa drama ng buhay nung artist. Tama. May kasabihan nga na I can't express myself, or hindi ko alam kung paano express yung sarili ko, but the song does. Parang ganun yung thought niya na yes, hindi ko man ma-express yung nararamdaman ko, but through the song or through the music, ay, natutulungan akong ma-express yung sarili ko or yung pinagdadaanan ko. Siguro, yun na nga, isa sa mga nagagawa ng music ay, well, of course, yung management ng stress natin ay tumataas din. O kaya naman, we can express yung bagay na nafe-feel natin through music. Pero, sa kabila ng ganitong effect or sa kabila ng yung effect ng pakikinig sa music, meron din namang mga negative effect ang isang music, especially kapag hindi natin sinuri ng maayos or pinili ng maayos yung mga pinapakinggan nating music. Isa tingin mo, ikaw Alvis, bakit very important na pinipili mo para sa iyo, no, yung music na pinapakinggan mo? Para sa akin, importante na piliin and i-assess din natin yung songs na pinapakinggan natin, kasi it can shape and it can influence our thoughts, right, and our perception or yung ang tawag ito, or our views. About something or someone. Right. Mm-mm. So that's why it's important na i-assess natin yung mga music na pinapakinggan natin. Mm-mm. And yung iba talaga, no, yung ibang mga content, ano bang tawag doon, mga songwriters. Mga composer, they are very creative. May mga composer talaga na alam nila kung ano yung theme ng music. Or theme ng ano bang tawag doon? Theme ng music nila na i-create. And sometimes, like for example, may mga songs na nagpo-portray ng individualism. Ah, yes. Mm-mm. So, kung hindi tayo marunong pumili ng song na papakinggan natin, hindi natin nalalaman or hindi natin namamalayan yung song na pinapakinggan natin, like for example, regarding the individualism, nagiging worldview na natin yung ganong pananaw, di ba? May mga alam ka ba ng mga songs na medyo wag na natin sabihin yung song, ano, baka kasi pakinggan pa nila. Baka sisihin pa tayo, sinabi kasi. Pero with that, 'di ba? Ano pa bang mga ibang inaano ng ilang mga song, 'di ba? Mga content ng song like individualism. Ang isa sa na-observe ko ngayon sa mga songs and music na madalas na-portray or parang in between the lines, mga ganyan. Is yung tinatawag nating misogyny and objectification of women. Right. Ano naman ang ano yun? Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi nating misogyny, ito yung ang tawag dito yung what do you call this? Ano ko ba siya? It's like a strong dislike or we can call it prejudice against women. Yes. Yan. So, and yung pagiging yung tinatawag din nating objectification of women, ito yung parang pinapakita nila na yung mga kababaihan are pwedeng second-rate citizens or
objects na lang for their own gratification. Yes, ano? Yan. Tama. Yung iba naman, ano, ito yung minsan, nakakalungkot naman na may mga ibang song na medyo nude, may may context or may theme of sexual nudity, may mga ganun, no? Sexual theme or mga nudity na minsan, ang nakakalungkot lang kasi ay yung iba, yun talaga yung tinatangkilik. Yes. No, for sure maraming ano, maraming ano ayun, maraming actually meron sa Pilipinas ano, mayroon ngang na issue na ganun. For sure alam mo yun kung sino. Because of nudity and sexual content na inappropriate sa mga bata and even kahit sa mga matatanda ano, it should be private yung mga ganung bagay. But then ginawang content or ginawang song or music. And ito pa, no, napapansin mo rin ba na may mga songs din na may mura? Oh, yes. Ano, no? Anong take mo doon? I mean, of course, mali naman talaga yun. Yes, or, of course. Ngayon ba ay patok yung ganun na may kasamang mura? May mga songs na very... Sabihin natin na yung tunes nila is catchy. Yeah. And despite na catchy yung tune, yung tempo, yung beat. May mga slurs, may mga mura. Oh. And although sabihin natin na there are versions ng songs na mga clean versions na tinatawag. Yung parang yung pinapalitan yung mura ng some ibang ng ibang word. But nevertheless, parang nandun pa din yung thought. And isa pa sa nakakatawa lang kasi naalala ko nun. Meron isang song na rap. Rap song, tapos may mga mura. And then napanood ko siya sa TV and then dun sa TV parang parang censored na lang halos lahat yung ano kasi almost the whole rap part mura was talaga. Mura talaga. Oh, no. So yan. So then yun yung sad reality na most of the time yun pa yung pinipili ng mga kabataan ngayon. Yan. Tama. Pero meron bang ano, meron bang tawag dito? Like yung MTRCB kasi sa TV ano. May alam ka ba na nag-ano rin, kumbaga nagsasala ng mga song before ma-ano siya, ma-play siya. Di ko lang sure kung meron. Well, bakit nga ba dinidiscuss natin na bakit yung playlist mo nagma-matter? Well, because hindi mo na kasi 'di ba ano, sa kapakinig mo minsan ano bang tawag doon? Naka one ano lang siya. Di ba yung sa play? Naka-repeat. Naka-loop yan. Naka-loop lang. Yun at yun ang pinapakinggan mo. Hindi mo na mamalayan kung ano yung theme or kung ano yung message nung kanta or nung music. Yun na pala yung lifestyle mo. Kaya naman nagiging, ano mo na siya, nagiging, yes. Ang tawag dito? Nagiging identity mo na. Sabi nga, may kasabihan nga na what you listen is what you are, parang ganon. So with that ano, it's very important na pinipili natin yung playlist natin. Meron bang ikaw ba, Alvis, may experience ka ba na may isang song na favorite mo and nagkaroon ng time na dahil favorite mo yung song na yon, kung ano yung message nung song na yon, parang ginagawa mo na rin, o kaya naman ay, aba, parang ako na to ah. Ako na yung tinutukoy ng kantang to, parang ganun. Meron ako dati nung high school. May mga pinapakinggan ako noon na songs na parang sabi ni mama, ano ba yan? Parang galit. Tapos, di ko, parang subconsciously pala na mas nagigiyaw mainitin yung ulo. Kasi ganun yung parang ganun yung song na yun, yung galit din yung song. Galit din. So, parang nagiging galit na din ako. Oo.
And there are also these moments na, ay, these songs na, sabihin natin kung sa beat, sa tune, very appealing talaga siya. Mapapasabay ka talaga, no? And nagustuhan ko yung artist na yun. And then, nung na-find out ko, or parang nung mas na-assess ko yung lyrics ng songs niya, parang nagkaroon ako ng internal struggle kung papakinggan ko ba siya or hindi na. But, eventually, parang sabihin natin, ni-let go, or ganyan, ni-let go ko siya sa playlist ko. Kasi hindi na siya very, parang hindi dangerous na maganda. Na, yes. Damaging na rin sa... Pero 'di ba minsan may mga song din na maganda talaga, no? Maganda yung message, maganda yung beat, yung ano pa bang kasama, yung rhythm, yung tempo, or what, yes, yung tempo, lyrics. Ganun. Kaya lang hindi siya akma sa moral values mo. Yes. Anong ginagawa mo pag ganun? Pag ganun na hindi akma talaga sa moral values ko. Sabihin natin na there are times na piniplay ko pa din siya. Pero not as often as dun sa mga songs na favorite ko talaga, na okay sa akin yung moral values, okay sa akin yung tune, and so on and so forth. Nevertheless, I think it's safe to say na if it goes against your moral values, alisin na din natin sa ano. Right. Lang radyo. Pwede kang, kasi dati, diba, radyo, TV, usually yung avenue para makinig ka ng music. Maliban na lang kung naabutan pa nila yung DVD. Ano ba tawag doon? Yung mga cassette. Mga cassette, yan. Oo. Naabutan ko pa talaga. Yan. So wala, dati no, so wala kang choice, kundi uulitin mo. Uulit-ulitin mo ano yung available na CD na meron ka, yun at yun. Okay naman kung sa radyo, kung medyo mayaman ka, pwede kang mag-text. Mag-request. Tama. No, favorite songs mo. Right. Pero ngayon kasi, because of media, social media, yes, digital media, technology. Pati yung accessibility. Correct. Yes. Oh, lahat na ay pwede mong i-play sa, yan, sa yung playlist, or ilagay at isama sa yung playlist. Sabi nga dito, music is very powerful. And, right, kanina sabi natin, it can shape us and can shape also yung worldview natin. At ang medyo nakakalungkot lang din naman dito sa social media, parang halos ano na no, parang tanggapable, parang ganun. Tanggap na ng tao kung ano yung nasa media or nasa social media or nasa ganyang platform ay okay lang. Okay naman, ay, pinapakinggan ng million-million. So, ibig sabihin, pwede ko din palang pakinggan yung ganun. Or idagdag ko sa playlist. For you, Alvis, what's the danger pa ganun? Na masyado nating, alam mo yun, kinukonsume yung sarili natin with those media or social media. Parang acceptable din sa iba. Right. May term dyan eh. Cloud chasers. Cloud, yes. Oh. Ayan, so, meron din ako mga kakilala na kahit di naman nila gusto yung song, parang napipilitan silang pakinggan kasi in. So, yun, parang mas makarelate sila sa ibang tao, mas inaan nila yung song. So, wini-welcome nila yung song. Yun din yung medyo, parang ikaw mismo, hindi mo na pala gusto. Ba't mo? Right. So, meaning to say pala, even though, yes, maraming views or maraming, ano bang tawag doon kapag maraming nakikinig? Di ba sa Spotify, kapag maraming nakikinig sa'yo, parang pasok ka sa billboard, gano'n? Ayan, gano'n, billboard. Parang, top 100 top, or top. Oo, masa yun. Oo. Ang nakakalungkot lang, no, na porket top na
pasok siya sa top ganun, top Billboard, top 100 hits or hits na ano, ay pwede na rin nating ilagay sa playlist natin, because babalik pa rin tayo doon sa sinasabi natin na be careful doon sa mga papakinggan mo at ilalagay mo sa playlist na then sa playlist mo, because it really influence us sa ating pag-iisip, sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle, and even yung worldview natin ay naiiba rin. So, meaning to say pala, hindi lahat ng trending ay papakinggan mo talaga at ilalagay sa playlist mo. Yun. So, anyway, hopefully, ay yung mga pinag-usapan natin ay nakatulong sa atin na maging critical tayo when it comes to choosing our playlist. Siguro sa ating pagtatapos, any final thoughts sa ating mga pinag-uusapan? Alvis, meron ka bang final thought? Music is a very powerful tool. Yeah. Ayan. So it can do good things, mm-hmm, and it can also do bad things. Mm-hmm. So nevertheless, tool lang siya na ating gagamitin. Mm-mm. And nasa atin pa din yung choice kung gagamitin natin siya for good or for bad. Yan. Dahil dyan, tayo ay darako na sa ating youth thought. Pag-isipan, pagnilay-nilayan, mga prinsipyong mapaghuhugutan dito sa Youth Thought. Para sa ating youth thought, mga ka-hashtag, before you put a song on a repeat or consume without questioning whatever message we get from it, wait. Tayo ay maghunus dili at mag-pause for a while at i-check natin ano nga ba yung sinasabi ng kantang ito. And not just the kanta, ano, also nagmamatter din yung artist na pinapakinggan natin. If it is great, then go, 'di ba? Pakinggan natin. Pero kung hindi naman, pwede nating sabihin thank you next. Pwede naman 'yon, 'di ba? And also, sabi dito sa Philippians 4 verse 8, finally brothers and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything excellent or praiseworthy, think about such things. Sa ating pinag-uusapan, pwede nating listen about such things. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po na through music or sa gift of music ay nagsishape din ito sa aming mga pagkatao, sa aming pamumuhay. Lord, may you guide us as we select yung mga pinapakinggan naming mga music. Nawa, Panginoon, ay yung mga music na pinapakinggan natin, namin, yung mga music na kinakanta namin, whether pop music or alternative rock or anything, Panginoon, or type of music na pinapakinggan namin, nawa ay makaglorify pa rin ito sa inyo, Panginoon, at mabigyan namin kayo ng praise pa rin sa mga pinapakinggan namin. Maraming salamat, Panginoon, at ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, tayo po ay dumako na sa ating pansamantalang pagpapaalam. Kami man ay nalulungkot na magbababay muna kami sa mga pagkakataong ito. Ay ganun pa man, magkagayon pa man, ay salamat sa inyo, mga ka-hashtag, na sinamahan kami sa oras na ito, sa mga pagkakataong ito. At syempre, nagpapasalamat din tayo kay Bob na nakasama natin sa technical side.
At syempre, kami po ay pansamantalang magpapaalam na muna. Syempre, samahan niyo po ulit kami next week from Monday to Friday, 4 p.m. to 5 p.m. Once again, Alvis, baka may gusto ka munang batiin before tayo mag-bye-bye. Ayan, binabati ko ulit si Brother Julius Barlizo and may nagpapa-shoutout kanina si Sige. Sister Rachel. Sister Rachel Datu. Ayan. Hello. So, hi, shoutout sa inyo dyan. Mm-mm. And once again, kami po ay pansamantalang magpapaalam na muna. Maraming salamat sa inyo mga ka-hashtag. At kami po ang inyong nakasama. Ako po si Majo Pukua. At ako naman po si Alvis Ray Aison. At paalam mga ka-hashtag. Bye-bye. See you on Monday.